It's me, ShaSha Kolme. Welcome back to my channel. Hi guys! Welcome back to my channel! So ngayon magluluto ako ng aking special pinakbet. At kung makikita nyo ngayon ang aking mga ingredients. At ito yung aking pork. At ang aking mga veggies. Meron akong ampalaya, sitaw, tapos yung talong, and okra. At dito meron na akong kalabasa, kamatis, bawang, at sibuyas. At ito yung aking coconut cream at yung bagoong. At sa aking pinakbet, meron din akong special na nilalagay yung aking chicharon. So, mga mami, papakita ko sa inyo kung paano ko magluto ng aking special pinakbet. Ayan ang aking mga ingredients. So, una, ang ginagawa ko, mga mami, nilalaga ko muna ng kaunti itong aking pork dahil mas maganda yan kung malambot talaga siya. Kaya ilalagay ko na siya sa aking kawali ngayon. Ayan siya. Lalaga ko muna siya ng kaunti. At syempre, kailangan natin lagyan siya ng tubig. Nagpainit na ako ng konting tubig kanina. Ayan. At tatakpan ko muna siya na mga ilang minuto. Pakukuluin ko muna siya. Takpan ko muna. Ito na yan, mga mami. Kumulo na siya ng gusto. Ganito magiging itsura niya. Ayan, para hindi siya masyadong makunat. Pag pinirito, yung matigas. So, lalaga ko lang siya ng konti. Ayan siya. Bago isusunod ko ng igi sa lahat yung mga ingredients. Medyo tuyo na siya ng gusto. Ngayon ang gagawin ko naman, lalagyan ko naman siya ng mantika para ipiprito ko lang siya ng kaunti din. Kuminsan nagmamantika na rin yung kaba niya, kaya lang kuminsan kulang. So, dinagdagan ko lang siya para maiprito ko na rin siya ng gusto. Yan, pwede na siya at medyo brown-brown na siya. Hindi naman kailangan i-brown ng gusto. So, isa-side ko lang siya dito para ilalagay ko na dito yung aking bawang at sibuyas. Umpisahan ko na siyang ipisa. Hindi na ko yung sibuya, bawang. Yan. At isusunod ko na rin itong sibuyas. Maraming sibuyas yung nilagay ko para mas malasa siya. Tapos medyo i-mix ko na rin siya kaagad para hindi masunog yung bawang at sibuyas. Yan, sunod-sunod na yan. Ayan. At tapos isa-side ko ulit siya. At ihuhulog ko naman itong aking kamatis. Yan, tomato. Kaya nilalagyan ko ng tomato yung aking pinakbet para mas malapot siya. Yan yung magpapalapot minsan sa pinakbet. At mas masarap kung may kamatis. Ayan, hayaan ko lang siya sa gitna. Tapos tatakpan ko lang siya ng ilang minuto. Para babalikan ko na siya para maluto yung kamatis niya. Pagkaraan ng ilang minuto, titignan ko na siya kung luto na yung kamatis. Ayan, lumambot na siya at medyo nagsabaw na rin. Tapos, dinuturog ko na lang yung ibang mga buo. Tapos, inimix ko na naman siya ng ganyan. Ayan siya, guys. At susunod ko na yung mga ibang ingredients na matitigas na tulad nitong kalabasa. Ayan, iuhulog ko na siya dahil matagal yung maluto, matigas. At inimix ko lang. At isusunod ko na rin yung aking sitaw.
So, ito yung sitaw ko, guys. Parang matigas din yan. Napakabango ng aking pinakbit. Medyo haluin ko. At tatakpan ko muna rin siya ulit ng mga ilang minuto para maluto siya ng gusto. Titignan ko na yung kanyang pagluto ng kamatis. Ayan, luto na yung kamatis, nadurog na siya lahat. So, ang isusunod ko naman ngayon yung aking okra at ampalaya. Haluin ko. Hindi ko muna kaagad siya nilalagyan ng bagoong. Dahil gusto ko munang maluto yung kanyang mga ibang gulay sa paggisa. At hinuhuli ko rin yung aking talong dahil madali maluto yung talong. So, ganyan lang siya. Hintayin ko lang siya ng ilang minuto para mag-combine lahat yung mga ingredients niya. At pagkatapos, ng ilang minuto, ilalagay ko na rin itong aking bagoong. Uhulugan ko na rin siya ng konti, pampalasa na. Para makasama siya doon sa gisa. Itong bagoong ko, guys, walang tinik yan. So, ito yung talagang bagoong na ginagamit ko. Walang tinik. Kaya maganda. Ayan, tapos nagsasabaw na siya ng konti. Kaya hindi ko talaga yan nilalagyan agad ng tubig. So, tatakpan ko lang ulit para maluto yung bagoong at hindi siya malansa. Mga ilang minuto lang naman, hintayin ko. Kapag tapos ng ilang minuto, ilalagay ko yung aking dagdag ingredients ko dito sa aking pinakbet, itong chicharon. Ayan. Ayan ang aking chicharon. Idadagdag ko siya dyan para mas lalong malasa. Ayan siya, guys. Ganyan. Tapos, bago ko siya, lalagyan lang ng konting tubig lang. Para maluto pa yung ibang matitigas na ating gulay. So, ganyan lang, kakonti muna. Pwede mo naman siyang dagdagan mamaya pagkakulang. So, tatakpan ko lang ulit. So, ayan, makalipas ang ilang minuto, bubuksan ko na ulit siya. At inalagay ko na kaagad yung aking talong. Dahil yung talong, madali yan mangitim pagka hiniwa mo na. So, kailangan ihulog mo na kaagad siya. Ayan na siya, guys. Tapos, hahaluin ko lang ulit. Para mag-mix siya ng husto. Ayan. Ang sarap nito. Ayan na siya, guys. At pagkatapos, ilalagay ko na rin itong aking coconut cream na magpapasarap dito sa aking style ng aking pinakbet. Ayan. So, isang lata to, guys. Ilalagay ko. Tapos, hindi ko siya hinahalo para hindi papait. Tatakpan ko lang siya at hihintayin kong kumulo bago ko siya hahaluin lahat ng sabay-sabay. Ito, titignan ko na mga mami dahil kumukulo na siya. Ayan. Ang bango. Amoy gata. So, dito ko siya hinahalo. Pagkatapos kong nilagay yung gata. Ayan siya. At ihahabol ko yung aking sili na mahaba. Ayan. Ilalagay ko siya ngayon. Tapos, tatakpan ko ulit siya para maluto yung aking sili. Ito na, guys.
Luto na yung aking special pinakbet. Ayan siya, napakasarap niyan. Lutong bahay! Thank you for watching, guys. See you next time. Bye!